Hello guys, hello Libra. Welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888 Libra. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay, energy para sa inyong lahat. At ay general reading, so pwede kang makaresonate, gamitin mo ang iyong intuisyon sa panonood, Libra. Next 3 months para sa lahat ng Libra friends natin na nanonood sa ngayon. Okay, first card is King of Swords and then second card natin is Balance. Okay guys. Sinasabi ng baraha sa'yo dito Libra na posibleng makakatanggap ka ng advices, mga wise advices, or yung iba dito criticism, or pwedeng mga opinion, and siguro yung magsasabi sa'yo for the next 3 months na, uy Libra, kailangan mong balanse sa iyong buhay, okay? Parang makakatanggap ka ng advices na, uy Libra, kailangan mong magpahinga, uy Libra, kailangan mong magkaroon ng balance sa buhay mo, okay? And yung iba din sa inyo, kailangan nyo siguro iwasan yung pakikipag-communicate sa mga toxic na individual, mga toxic na tao, para maiwasan yung magkaroon ng kaaway or kakompetensya or kasagutan. Next card is nagsasabi sa'yo na kailangan mo ng control, pasensya, and balanse sa lahat ng mga actions na gagawin mo for the next 3 months. Okay? And sinasabi ng Barasya dito na may mga offers ng partnership, collaboration, or kung ano man to na attachment ngayong next 3 months na to na kailangan mong i-consider. Okay? So, ibig sabihin, if may mag-offer sa'yo ng trabaho, may mag-offer sa'yo ng relationship, may mag-offer sa'yo ng travel, or kung ano man itong i-offer sa'yo, pag-isipan mong mabuti. Okay? Huwag kang magpadalos-dalos sa mga decision-making mo. Okay, number 33 and 14. Ang ganda na ito, kasi ito, may posibilidad or oportunidad ka na mahahawakan for the next 3 months na pwedeng siya ang maging susi doon sa pinapangarap mong tagumpay. Okay? So, ibig sabihin, maraming pagkakataon ngayong next 3 months na to na matupad yung mga pangarap mo sa buhay. Kasi may magbubukas eh. Pwedeng maraming oportunidad ang magbubukas para sa'yo, diba? Babaliktad yung ihip ng hangin na parang sinasabi na yung naghang na opportunities para sa'yo, nag-close na opportunity sa'yo ay posibleng magbukas ulit. Okay? So, ingat lang. Number 14.5, mag-iingat ka lang doon sa, yun na nga kasi maraming gustong makipag-collab sa'yo. Maraming gustong makipag-partner sa'yo. Diba? Mag-iingat ka lang kasi hindi lahat ng lumalapit sa'yo sa ngayon is totoo mo silang kaibigan or pwedeng pagkatiwalaan. Kasi meron dito na kasama mo sa grupo, it's either family or association or community, na may balak siya. Parang may hidden agenda siya kung bakit siya nakikipaglapit sa'yo. So, yun ang kailangan mong pag-isipan or iwasan. Okay. Wow. Ang galing na ito. Sinasabi ng baraha sa'yo dito na lahat daw ng gusto mong gawin sa buhay, lahat ng mga manifestation mo, kailangan mong isangguni siya sa ating Panginoon. So, ibig sabihin, humingi ka ng guidance, diba? Humingi ka ng guidance, humingi ka ng protection sa universe, sa ating Panginoon, sa spiritual helpers, na sana mabigyan ka ng tamang decision making, and sana itong decision na gagawin mo is
para ito sa kabutihan mo. Tapos na daw eh. Kung makikita mo, tapos na yung mga madidilim na pangyayari sa buhay mo. The darkest hour is just before the dawn. So, may naghihintay sa yung bright future. May naghihintay na liwanag sa'yo. So, etong next 3 months na to, June, July, August, posibleng preparation to sa'yo. Inihahanda ka ng universe ng ating Panginoon sa mas maliwanag na opportunities, mas secured, mas balanse, mas stable na future. So, maging matalino ka, okay? Yun yung sinasabi ko sa'yo dito. Iwasan mo yung makipag-associate ka doon sa mga toxic na tao, lalo na sa partnership. It's either relationship yan, pakikipagkaibigan or kantoman, dahil may mga hidden agenda sila. Okay, so Ace of Swords, ang daming magandang balita dito. So, napakaraming good news ang posibleng darating sa'yo na magdadala sa'yo ng peace of mind. Okay? Maraming ibabalita sa'yo ang universe or i-offer sa'yo na pinto ng opportunities. And decision making mo lang ang kailangan dito. Okay? So, kung magde-decision ka, yun na ngayon sinasabi ng Hermit, kailangan mong umupo. Kailangan mong upuan itong decision making mo. Kailangan mong pag-isipan kung tama ba ito. Ito ba yung nasa yung tamang direksyon? Or ito ba talaga ang gusto mo? Okay? Maraming celebration na magaganap simula June. Maraming gustong makipagbalikan sa'yo. Gustong bumalik sa trabaho. Gustong bumalik sa buhay mo as friend or relationship. Nakikita natin dito marami din na babalikan ka ng mga alaala from your past. And yun na nga, itong High Priestess, diba, sabi ko sa'yo, mag-iingat ka sa mga taong lumalapit sa'yo sa ngayon dahil posibleng may mga hidden agenda sila. The Star card and then Four of Cups. So, yun, nakikita ko sa'yo dito na magkakaroon ng stability yung relationship mo. Magkakaroon din ng stability yung mga bagay-bagay na hindi stable. And sinasabi ng barasay dito na yung pangarap mo ay posibleng mahahawakan mo na this next 3 months. Okay? So, ibig sabihin, eto na yung matagal mong hinihintay. Okay? Na maging stable ang lahat. Parang sinasabi ng baraha, sa wakas, diba? Sa sobrang sakripisyo, sa sobrang pagtitiis, andito ka na sa celebration kasi hawak mo na yung pangarap mo eh. Or makakamit mo yung manifestation mo sa 3 buwan na to within this next 3 months, so June, July, August. So medyo makakahinga ka ng maluwag, medyo kakalma kung ano ang hindi kalmado sa buhay mo. Okay, so thank you guys and see you again. Punong-puno ka rin dito ng hope. Positivity and hope. Okay? Bye!